ang isang magaling na presidente ay dapat magaling na decision maker sapagkat mabibigat ang mga hinaharap nating challenges ng ating bansa sa loob at labas ng ating bansa. One thing we have to consider is that the president is not the presidency and the presidency is not the government. Kailangan natin tingnan na ang pagkapangulo o ang pagiging pangulo ay bahagi ng isang mas malaking institusyon. The president is supposed to be the principal architect of foreign policy. And so in that context, is considered to be the main person behind the execution of our foreign policy. For me, what makes a good president is not so much individual characteristics, but his plan to somehow improve current practices of democracy, as well as the institutional mechanisms that make our democratic regime. Una, charisma. Mayroong vision. Kayang makapag-inspire at mag-drive sa mga tao na mag-unite para ma-achieve kung ano man yung balakin o kailangang ma-achieve o ma-attain ng ating bansa. Sa tingin ko, ito ay napaka-importante. Naiintindihan ng magiging presidente that the presidency is more than the sum of its powers, no? Ang isang mabuting pangulo siguro ay isang team leader, hindi isang ulo o hindi isang pinuno. Dito makikita natin na ino-organize niya ang kanyang gabinete. Hindi bilang isang pangulo na siyang magdidikta kung ano ang magaganap o ano ang gagawin. We think of the president as somebody who's actually going to be able to protect the national interest of the country when it actually is engaged with other countries, no? What is important is that the president spearheads or leads a reform coalition that will somehow try to institute mechanisms such as maybe more consultative and participatory ways of getting the people's pulse on issues, on the necessary changes that we have to make in order to improve our current democratic regime. Dapat may character. Hindi corrupt. Pag corrupt, mukhang mahirap. At dapat may paninindigan, may integridad. Character. Kailangan, ang tingin ko, ang magiging presidente, alam niya ang kahalagahan ng pagiging presidente niya at ang pagiging simbolo niya ng pag-unite ng bansa. Kinakailangan na meron siyang vision, pagtanaw, sa mga susunod na taon, ano ba ang gusto kong maging para sa Pilipinas. Kung walang vision ng isang pangulo, mahirap nating makamit kung ano man ang gusto nating makamit. This falls within the context of three principal points, and that is protection of nationals, the protection of our national security, and then thirdly, to ensure that our economic development is part of our foreign policy. Any process in changing, for example, our constitution, our rules, our institutions, need to be conducted in a way that will empower people, take into consideration their inputs, and somehow make sure that interests of the marginalized and underrepresented gets to be heard and taken into consideration when changing rules and institutions in our democracy. Dapat may competence. Dapat marunong mamahala. Dapat kaya niyang isagawa kung anong pinangako niya, kung anong nakalagay sa kanyang vision statement. Hindi pwedeng honest lang. Dapat marunong din.